Magandang araw mga kadudong, mga kaduday. Welcome back po sa ating channel. Maraming salamat po sa panonood at pag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa susunod nating video at huwag mong kalimutang i-hit ang bell button upang ma-notify ka sa susunod nating video. Maraming salamat po. Sa nakaraang video natin tungkol sa SSS, kung paano makakuha ng PRN. Wala po tong PRN, okay lang. Mga kadudong, mga kainlay, nakapagbayad na po tayo. Meron na tayong PRN at ngayon magre-register na tayo sa SSS through online para naman makita natin kung yung binayad natin doon sa bayad center na pinuntahan natin doon sa nakaraang video ay yun yung gagamitin natin ngayon sa pagre-register sa online sa browser natin o sa Chrome. Open natin yung Chrome. Tapos search natin My SSS Portal. Tapos makikita natin dito www.sss.gov.ph. Click lang natin yung website. Ayan. Kasi yan, mapupunta na tayo ngayon sa website ng SSS. Ayan. Pindutin natin itong dito sa taas yung tatlong tuldok na maliliit. Ayan. I-set natin sa desktop yung cellphone natin para makita natin yung maliliit na detalye. Ayan. Ayan, lumiit na. Pag pinalaki natin yan, nasa gitna na yan. Click nyo lang tong I am not a robot. Ayan. Tapos submit. Okay. Tapos ngayon, dito sa ilid, tingnan nyo. Member, employer, or yung small, medium. Eh, since na voluntary tayo, itong pindutin natin member. Kasi wala tayong employer. Ayan. Tapos ito makikita nyo, nakalagay dito, member login, user ID, password. Since nabala pa tayo nyan, ang pipindutin natin itong sa kabila, itong sa baba nakalagay, not yet registered in my SSS. Ayan. Click nyo lang yan. Ayan. Tapos to, yung mga condition nila, i-check nyo lang. Tapos, proceed. Ayan. Tapos, mag-uumpisa na tayo mag-fill up. As you fill the things needed in the form, make sure that you put all the correct information such as the spelling of your name, date of birth, your address. Lastly, your email address. Also remember your user ID. You'll use that later when it's time to log in. Complete the form. Tapos dito nakalagay, registration reference. Ayan. I-click nyo to, select one lang. Click nyo to. Ayan. Marami dito ang pagpipilian. Itong savings account number, kung meron ka ng ATM na inisyo ng SSS or kung meron kang mobile number na naka-registered sa SSS or kung meron kang UMID card. Kung employer, may employer ka, employer na bahala dyan. Or kung mayroon kang bagong loan, yan yung mga gagamitin. Ito pang iba. Pero ang sa atin lang gagamitin natin itong paid payment reference number or yung PRN or SBR yung receipt. Check nyo lang to yan. Yan. Tapos dito, payment receipt transaction number, papasok nyo na yung kung ano yung nandun sa resibo nyo na PRN number. Tapos pag tapos na kayo mag-type, check nyo lang kung I am not a robot. Tapos, submit nyo na. Click the I accept the terms of services and submit the form. It will ask you one more time if you want to send your information. Click the OK button. As you click OK, this should show up. Check your email immediately. In your email, this is what you'll see. It will show you if you're already successful or not with the online registration. If the email sent to you states TAT SSS reject your registration, might as well try again and put your correct informations. The email will also say why SSS rejects your registration. The common reasons are as follows. However, if you are successful in the registration, this is what you'll see in your email. In the email,
SSS will give you a link to activate your account. Click the click here on your email and confirm your account within 5 days. After that, if you're successfully registered, use the username and password to log in on the online site of SSS. After the successful activation of your account, go to Chrome again. Ngayon, pipindutin na uli natin yung website ng SSS. Yan. Tapos desktop. Okay. Tapos, I am not a robot. Okay. Tapos, member. Ito na. Member login. Since na nakapag-register na tayo, meron na tayong user ID tsaka password, mag-login na tayo ngayon. Tayo lang. Yun. Nakapasok na tayo sa SSS. Tapos, dito sa taas, mamimili ka. Merong member info, inquiry, e-service. Ito, payment reference number para to sa contribution. Meron din namang PRN para sa loan. Ngayon, gusto lang nating malaman kung yung binayad natin ay pumasok ba. Punta tayo dito sa inquiry. Click natin tong inquiry. Oops. Yan. Tapos may nakalagay. Benefits, contribution, eligibility. Basta yung mga yan. Ang titingnan natin yung contribution natin. Yan. Click. Ayan. Ayan na. Lumabas na. Okay. Bayad tayo noong nakaraang August. Ang binayaran natin noon, kasi 3 months eh. Kumbaga, tinatawag nila doon quarterly payment. So, ibig sabihin, 3 buwan. Ang binayaran natin noon, July, August, September, magkasama. E anong buwan tayo ngayon? September. Nagbayad tayo August. Siguro mga 2 weeks ago pa yon, o more or less ganun, 2 weeks ago, tingnan nyo. Ayan na, pumasok na yung binayad ko na 650 per month yan eh, 650 per month. Tapos dun sa resibo nakalagay 1950. Ayan na po, pumasok. Pero yung October, November, December, wala pa. Ang pwede mong bayaran to mga by January pa, pero pwede na rin siyang bayaran ngayon. Ayan o, year 2021. So, nag-start pala ako ng 1989. Kaso, magkano lang noon. Tapos putol-putol kasi. Kaya ganito yung patlang-patlang. Pero pagka-updated kayo magbayad yan, puno lahat yan. Ayan, mga kadudong, mga kaduday. Oh. Nakita na natin, meron na tayong contribution. Ganun lang po siya kadali. Makikita nyo siya. Ito. Yung SMB contribution, ayan, nakalagay kung saan tayo nagbayad. Transaction. Tingnan natin yung date ng pagbayad natin. Applicable date. Ang nabayaran na natin ay yung 4 kasi April 2021, saka May, June. Tapos yung 7, 8, 9. Ayan, 2021, 7, 8, 9, 2021. Ayan, 650, 650, 650. Wala tayong employer. Payment date. Ayan, nakalagay naman kung kailan natin binayaran. Yung March ko noon, na binayaran ko ng 6/28. Oh, pasok na siya doon, di ba? Nakita nyo kanina. Tapos yung isa, tingnan natin. 7/8/9, third quarter yan. Bali, July, August, September. Binayaran ko pala siya noong August 17. So, August 17, August 30, 2 weeks. So, ano na ngayon? Basta pumasok na siya. So, kung tagal nung wala pang isang buwan, pasok na siya. Pero unlike dun sa bayad center, wala pa, hindi pa pumasok. May isa nga akong kaso na nangyari. Yung sa contribution ng tatay ko, binayaran ko pa mismo sa SSS, ha. Ganito ginawa ko noon. Pumila ako sa SSS para kumuha ng PRN number na napakahaba. Pagkatapos ko makakuha ng PRN number,
doon naman mismo sa loob ng SSS may bayad center. Di doon ako nagbayad. Ngayon, nung niregister ko yung sa tatay ko ngayon, ang sabi, invalid daw kasi hindi pa nakapasok sa kanila. Lumalabas, hindi pa ako nagbayad. Samantalang doon na ako mismo nagbayad sa mismong SSS. Pero itong sa payment center na pinuntahan ko, yung bayad center na isang bangko, mas huli pa akong nagbayad sa transaction na to. Ang bilis, dito agad, nakapost agad sa portal ng SSS. Halimbawa, ito may PRN, gusto niya ulit magbayad. Mag-login lang kayo dito, pindutin niyo lang tong payment reference number na to sa contribution. Ayan, tapos nakalagay. O, ito na yung bago nating reference number. Ayan. Tapos ang babayaran natin, applicable period, okay, October 2021 to December 2021. Ngayon, kung ang binayaran nyo ay nakaraan 1,950 or 650 per month, yun pa rin ang babayaran nyo. Hindi kayo pwedeng bumaba, pero pwede kayong tumaas kung gusto nyo taasan. O, tingnan nyo, ang due date niya sa January 31 pa. So, makakaipon pa. Ayan. Pag nilagay, ayan. Kuhanin nyo lang yung detalye na yan, tapos pwede na kayo magbayan. Ganun lang po. Para sa susunod nyo na PRN. Ganun lang siya kasimple. Maraming salamat po. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to. Nakatulong man at meron kayong mga kakilala na sa tingin nyo ganun din ang pinoproblema, pwede nyo po itong ishare sa kanila. Kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol sa video na to, pwedeng pakicomment nyo na lang po sa comment section. Maraming salamat po.